Ayan, dito na po yung ating ginataang bilo-bilo. Ito na siya. Oh, gano'ng kasarap ito. Ah, Lumapot na ang sabaw. Ito na yon. What's up mga guys? Magandang hapon po sa lahat. Welcome to the Ronald's Home. So ngayon po ay araw ng Bernes. So Bernes Santo po ngayon. So mayroon tayong lutoy na pang merienda lang po. Dahil po ay Bernes Santo ngayon, so magluto po tayo ng tinatawag na ginataang bilo-bilo. So yan po ang ating lulutuin. Nakaprepare na po. Andyan na po yung ubi. Andyan yung kamuti, andyan yung saging saba, andyan yung gabi, at yung binibilog-bilog natin na tinatawag na bilo-bilo na rice na malagkit or glutinous. So yan po, kaya po natin tinatawag na bilo-bilo, yan po ang bilo-bilo. So ayan po ang asukal na pula, yan po ang unang gata. So yan po, nakaprepare na po. So ano paghahintay natin? Tayo na magsimula ng ating tinatawag na ginataang bilo-bilo. Tara! Yan, nagpakulo na po tayo ng ating tubig or unang gata ng ating niyog. So, ang unang natin gagawin, lagyan po natin ng kunting asin. Bakit po natin nilagyan ng asin? Para lumabas talaga ang amoy o aroma ng ating mga sahog. Tulad ng ubi, kamuti, at gabi, at saging. So yan, kumulo na. Una natin ilagay yung ubi. At pagsabayin po natin yung ubi at saka kamuti. Kasi matagal po yung tumigas. Matagal po lumambot. So, haluin po natin. So, haluin po natin itong lumambot bago isunod natin yung gabi. So, yun po. Andyan na po yung pangalawang gate natin. Hinalo na po natin dito sa ating pinakulong tubig. So, magluto po tayo ganitong luto dahil po sa tradisyon na sa probinsya o sa Bisaya ay tinatawag po itong binignit. So sa Tagalog ay tinatawag po itong bilo-bilo, ginataang bilo-bilo. So ganito po yung pag ganitong mga parahon o Kurisma o Semana Santa, ito ay tradisyon po sa probinsya. Ito po ay aming pinumrinda sa nagpabasa. So yan po. So takpala po natin, hintayin natin kumulo, hintayin ang mambot at isunod natin yung gabi. A few moments later. So yun, titignan natin itong ating nilutong ginataang bilo-bilo kung naluto na bagay itong ubi. Lumambot na bagay ang ubi at ang kamuti. Okay na, medyo lumambot na. Isunod natin itong gabi. Yan. At itong bilo-bilo. Lagyan na rin natin. Para siya maluto talaga. Yan, ang bilo-bilo. Binibilog, kaya tinatawag na bilo-bilo, binibilog-bilog yung malagkit na bigas, naging liling, naging powder, at tinatawag na glutinous powder. So yan. Para siya lumagkit or lumapot. So yan. So, isunod lagyan na rin itong saging. Sabay-sabay na. Sabay-saba. So, yan. Tatakpan natin muli. Kuluin hanggat sa lumambot at ilagay ang kakanggata at ang asukal. Ngayon, titingnan natin muli. Naluto ng baga ating ginataang bilo-bilo. So, yan. Medyo lumapot na siya. Ito na yung ating ginataang bilo-bilo. Dapat to may langka.
Sa sula, wala tayong mabibiling langka para mabango sana ito. Yun, malambot na yung ubi. Yan, oh. Oh, malambot na yung ubi. So, ilagay na natin yung, ano, sukal. Tapos yan, magiging matamis yung ating ginataang bilo-bilo. Ayan. So, talaga na po yung asukal. So, dagdagan natin maya-maya pag ito'y kulang pa sa tamis. Para talaga siya matamis yung ating hidataan. Ito, may kulang ito. Dapat ito may langka para magiging mabango siya. So, kulang pa. Kulang pa sa tamis. Dagdagan tayo ng asukal. Ang nalang kalahati dito. So, maglagay pa tayo ng takang gata. So, medyo lalabnop ito. Ganun lang po. Kasimple, pagluto ng ginataang bilo-bilo. Palambuti lang yan. Pinagalo-halong mga sarok. Kagaya ng saging, ubi, gabi. At yung bilo-bilo, kamuti. Ganun lang, simple. Ayan. Ito may kulang, dapat may langka ito. Sa walang mabibiling langka. Para magiging mabango yung ating ginataang bilo-bilo. Mmm. Ah. So yan, tatakpan natin muli. At may maya, ilagay na natin yung kakang gata. 2,000 years later. Sa pangatlong pagkataon ay ating titingnan muli yung ating ginataang bilo-bilo. So, ayan. Ayan siya, lumapot na siya. So, ngayon, ilagay na natin yung kakang gata. Ito silbing magpapasarap sa ating ginataang bilo-bilo. Ayan. Dito na yun. Napakasarap dito. Ayan yung kakang gata. So, ayan. Tayo natin ang kumulo-kumulo at maluto yung gata at yan ay luto na po yan ang ating ginataang bilo-bilo. So may maya lang ng konti, lapot na ay maluluto na po ito. So yan, so kuloyin lang natin itong gata at lutuin ng mga ilang minuto. At ito ay ready to serve na po yung ating merienda ngayong Biyernes Santo. So, ayan. Sarap. Pero meron pang kulang. Medyo kulang pa talaga sa asukal. So, lagay pa natin asukal. Ayan. Ayan. Napakasarap ito. Ang ating ginataang bilo-bilo. Ayan na. Ito na yun. Pasakpan natin muli at pakuloy natin ang gata. At pakuloyin, panlulutoy muna natin yung gata mga ilang minuto. So yan, luto na po yung ating ginataang bilo-bilo. Ito na siya. Oh, gano'ng kasarap dito. Lumapot na ang sabaw. Ito na yun. So, tapay na natin yung apoy. Saan yung apoy dyan? Iwas na po. So, yun. Maghahain na po tayo sa mangso. Pati titikman natin yung lutong bilo-bilo. Yan na. Gaano kasarap na rin. Yan, ginataang bilo-bilo. Napakasarap nito. Yan.
Ito na yung ating simpleng luto na ginataang bilo-bilo. So, luto na po. So, tara, kaya na tayo mga kais. Ang ating ginataang bilo-bilo sa Bisaya to. Sa Bisaya nito, ang tawag nito ay binignit. So, kadalasan po ito niluluto tuwing mahal na araw o binisanto. Ito ay pamirinda sa mga pabasa. So, ala, meron na po tayo ng ginataang bilo-bilo. So, alas 4 po, si Jesus po ay patay na. Ang ating Panginoon ngayong oras, dahil sa tradisyon, alas 3 po ay pinako siya sa cross. So, tayo magmirinda na ng ginataang bilo-bilo. Sarap. Matamis. Hindi ka alam matamis, ha? Tama lang. Masarap to kung may nabibili pa sarang langka. Para mabango. Eh, wala, wala tayo mabiling langka. Sinuti na rin to. Mas mainit. Ganda tayo ng ginataang bilo-bilo. Simpleng luto laan. Sarap talaga. Pag ganitong luto, may gata. Lahat ng bagay pag may gata, masarap talaga. Lahat ng pagkain, basta ginagatakan. Masarap isda man o mapaano, basta ginataan, gulay man. Masarap. Sarap talaga. So yan po ang pagkaganapan ngayong Berde Santo. So shout out po sa aking mga silent viewer na patuloy na subaybay sa aking muling channel. Sa lahat po ng aking mga subscribers, shout out po. Sa aking kagrupo, Unity Lab Team, shout out sa lahat. Mula sa founder, co-founder, mga admin hanggang sa mga members. Sa aking kaibigan sa YT, shout out po sa lahat. Sa aking kasama mag-tube eyes, sa aking customer sa tube eyes, shout out po. So hanggang dito na lang, abangan nyo ang kasunod kong video na mapakita dito sa kinunting channel. Thanks for watching. God bless us. And bye-bye. Go, go, go. Go, 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 go